questions, no? Sa board exam, so we need to be, of course, dynamic and flexible, and of course, foresee what could be the possible possibilities na maglabas sila ng questions about sa CFLM2. Maybe hindi natin alam, baka by next board examination, eh, banatan po nila yung aspeto ng leadership. Since nakikita nila na, of course, as a criminology graduates, you must be able to possess leadership skills, management skills, and of course, decision-making skills na that would for you to apply whenever you are in the field already, no? Hindi lang po sapat sa atin ngayon yung malaman mo lang kung ano yung definition ng leadership. Hindi lang sapat po na malaman mo yung definition ng management as well as yung decision making, but you need of course to understand and how to apply these concepts and principles, no, na natututunan po ninyo sa loob ng classroom. Kasi sa inyo, implemented na ang RA 11131. So put in mind na mas mataas na po yung standard, no, ng passing rate ninyo. So huwag po kayong bakampante sa kung ano lang ang nabasa nyo. So sabi nga nila, kahit paulit-ulit na nire-review, repetition is the key, of course, in passing the board exam. So yan lang naman ang sinishare nilang sekreto, no? Magbasa lang ng magbasa hanggang mamamaster mo yung isang subject para pag nag-board exam na po tayo, eh, wala na pong problema. Okay? So mas mabuting we suffer now, but we will of course reap our joy later on pagka po pumasa tayo sa board examination. So learning objectives, what could be the learning objectives for tonight? For this evening po, define and identify the theories, characteristics, and of course the principles of leadership, leadership and management together, the styles, of course including your leaders, your managers, okay, their qualities, ano yung mga katangian po nila on how to become an effective leader, on how to become an effective managers, as well as on how to become an effective administrator po, no? Of course, leadership and management. And apply and appraise the principles, theories, and functions of the police administration, police management, efficient management, of course, division of work, authority, and responsibility, unit of command, and scalar chain. So, by the way, ang CFLM po kasi class, or mga kapatid mo, may connection din po siya sa Leia 1 ninyo. Kasi if you still remember, under your Leia 1, we have already discussed po, no, yung theories as well as yung principles po ng management. If you still remember the different management principles provided by different authors, just like the administrative management principles by Winslow Taylor, if you still remember yung 14 na kanyang principles. So anyone that could give me some of the principles that was then introduced by Frederick Winslow Taylor, please. Pipong, baka naman may masabi ka. If you still remember something on the administrative principles introduced by Frederick Winslow Taylor, or could anybody please share some of the principles na nilatag ni Frederick Winslow Taylor? Kasi it's a somewhat a connection into your leadership. Si bilang isang leader daw or bilang isang manager sa isang organization, of course you need to possess these types of principles in order for you to become an effective as well as an efficient person on achieving certain objectives in an organization. O sana si Icom nawala siya, anong tinawag? Good evening po, sir. Hello. Yan. Magbigay ka ng isang ano, kahit isang principles na nilatag ni Frederick Winslow Taylor. Kung may naalala ka pa sa administrative theory niya noon. Yeah, still sir, remember? Discipline. Okay, okay, sige. Yung nasa tabi mo na lang, si Bailen.
Could you give me some or one, some principles under administrative theory by Frederick Winslow Taylor? Wala na. Do you still remember that one? Diba? Division of labor. Yung kanyang natawag na sa about sa incentives. Okay? Kailangan daw ng incentive system as well as yung monetary rewards para sa mga taong kailangan na of course maging motivated sa trabaho, no? Sa division of labor ninyo. Okay, kailangan. That's correct. Division of work. Thank you for that. Kailangan hati-hatiin ninyo yung trabaho in order for you to become effective. So pagka magaling ka sa photography, for example, you are used to become a, or you love to take pictures, you could also apply that one. And whenever you are in the service, no, i-apply mo yung principles ng photography doon. Kasi lalo ngayon, pag sa presentation po sa courts, kailangan nila ng proper documentation. And of course, photograph is one of the ways to of course establish, no, yung kwento ng isang crime scene. Pagka magaling ka naman sa baril, or you know, you want to study the projectiles, or you could go to of course forensic ballistics. So that is one division of work. And anymore, meron po ba kayong alam na pwede ma-share? You could chat in the chat box po pagka nahihiya po kayo mag-on ng mic po ninyo. So what could be the possible ano pa po? Yan, unity of command. So ito yung tinatawag nyo na one man, no? Iisa ang pinanggagalingan ng command, pinanggagalingan ng utos, sa kanya din kayo magre-report, of course. Yan, so yung tinatawag pa ninyo na yung sa scalar chain ninyo, no? Yung flow ng direction, ay flow ng communication, of course, coming from the higher echelon, going to your lower echelon. Yan, tama, that's your scalar principle po, no? So still is may mga naalala po kayo. So huwag niyo pong kakalimutan yung mga basic ninyo, mga kapatid, no? Kasi napaka-importante po yan, no? How could you solve complicated things po without of course establishing your foundation. So huwag niyo pong kakalimutan. So mga tanong sa board exam would be comprised of 80% basic questions. Paano kapag nawala na yung basic foundation ninyo? Sayang po yung 80%. Mawawala po kayo pagkagano, no? So ayan, huwag na po natin kakalimutan yung ating mga basic, of course, foundation natin. And of course, apply, evaluate, and design problem solving and decision making factors, information characteristics, and principles as well as your guidelines po, no? Still, that would be the learning objectives ng CFLM po natin. So, yan. You could participate in this simple brain exercise class po, no? Titignan lang po natin kung if still remember what is the difference between a leader and of course a boss, no? The simple characteristics that would distinguish these two personalities. So, di ba? Tingnan natin kung talagang meron pa kayo naalala sa mga simpleng bagay na pinagkaiba po ng boss tsaka leader. So, still remember that one? Pag sinabing, show you how and why to do it, sabi dyan, sino mga bato yung nagpapakita kung paano at bakit mo daw ginagawa? Good, it's your leader. So, automatically, of course, if you are talking about a leader, yung kabilang side niya would already be your boss. Okay? So, pinapakita ang isang bagay. Okay? Paano mo siya gagawin? Of course, lahat naman po tayo, pag may mga ginagawa, hindi sa una, hindi po natin alam yan. No? So, bilang isang leader daw, kailangan magbaon ka ng mahabang pasensya para ituro sa isang tao yung mga bagay na pwedeng makatulong sa isang organization in achieving, of course, your objectives as well as your goals po, no? So, bakit mo ginagawa ang isang bagay? Ayan, pinapaliwanag po sa inyo na maayos. What could be the possible benefits
or yung impact, bakit natin ginagawa ang ganito. So katulad nito, bakit po natin ginagawa ang tutorial ninyo or yung tinatawag natin na mentoring as early as now? Kasi ang board examination po ay hindi po biro, no? Kasi yung pinag-aralan po ninyo ng 4 taon, it will be comprised in how many months? Okay, papadaanan lang po yan. Kakaroon kayo ng regular reviews together with your enhancement course o yung tinatawag ninyo na yung tutorials katulad po nito or mentoring. Okay, so parang nakukumpile na lahat ng information and kailangan maging ano po tayo dyan. Kailangan talagang magsipag at magtsaga, no? Para sa ganun, para sa pangarap nyo din of course and then sa pamilya nyo na umaasa na later on, madudugtungan po yung pangalan nyo na and registered criminologist. So, yan po yung ating vision, no? O yan po yung aming vision para sa inyo. LSPU po ay umaasa na later on, pagka-graduate ninyo, ay hindi lang po kayo graduate ng, of course, LSPU, but to pass the board examination in just one take lang po. Okay, so magiging magandang balita na naman pagka ang LSPU ay nasa top 10 po ulit ng, of course, top performing schools, no? So, tuloy-tuloy po natin kung ano po yung nasimulan ng ating department. And of course, ang boss naman ay tells you what to do. Ala, sasabihin niya lang kung ano ang gagawin. So, yan daw ang katangian ng isang boss. So, how about this one? What could be the subject matter expert? Who is your subject matter expert? And of course, your emotional and people expert. So, sino ang boss dyan? Sino kaya ang boss dyan? Hindi natin alam. Baka yung dalawa, boss pala yan. Ayan, boss leader, di ba? Yung nauna, if you are facing, of course, your screen, the person who is a subject matter expert is your boss, okay? So, ang boss na naman talaga, they have specialized knowledge concerning a matter of topic or a matter of subject or a matter of area. For example, sa business, pagka magaling ka sa marketing strategy, paano mo siya ibebenta? For example, paano mo ibebenta yung produkto mo na tubig? Okay? Despite knowing that you have other competitors. So bilang isang boss, kailangan mo daw maging subject matter expert para sa ganun maibenta mo yung tubig mo. Ang problema nga lang sa subject matter expert, nakakatutok lang sila doon sa mismong output. Okay? So output-based lang ang kanilang focus. Yun po yung mahirap sa pagiging boss. As well as, pag sinabi mo namang emotional and people expert, these are your leaders, kung saan, mas importante pa rin sa kanila yung wellness ng isang tao, yung welfare po ng isang tao. For example, meron po silang pinapagawa na isang bagay, and hindi mo siya na-accomplish, hindi po magagalit ang mga leader. But, tutulungan ka pa. Okay? They will now take care of course your emotions. Okay? Hindi katulad sa isang boss na kahit na emotionally exhausted ka na, ang importante ay makapag-produce ka ng output. Okay? Habang samantalang sa leader, okay lang. Okay? Minimal yung na-produce mo na output, ang importante ay yung tawag na doon, yung emotions mo pa rin, yung welfare mo as well as yung wellness ng isang tao. Kasi bukas, panibagong araw na naman, of course, to continue what could be yung nasimulan ko nila. Okay? So, how about this one? Sino naman yung needs you to perform well, okay? And wants you to become or wants you to feel successful. Ayan. Good. Kailangan daw, pag sinabi ng boss, okay, gawin mo to ha, dapat yung output mo ay excellent. Ayoko nang maoy-maoy na gawain or maoy-maoy na output, no? Ayoko nang papaog-paog dito sa opisina ko. Okay? Kahit siguro nagkakasakit na yung tao, ay kailangan mag-perform pa rin siya ng maayos. So, makikita nyo yung common denominator ng boss at leader, no? So as per definition, pag sinabi mong boss, talagang they are concentrated on the output. Okay? Wala po silang gaanong focus o hindi nila
pinapansin yung aspeto ng pagiging isang tao. Kahit exhausted na ngayon, sabi natin kanina, ay, sige pa rin, tuloy mo pa rin yung tinatawag na pag-produce mo ng, of course, ng output. Of course, yung so once you to feel successful, bilang isang leader, yan, isa lang ang kanyang vision para sa maging matagumpay ka sa buhay. Ayan. How about this one? Okay, that's correct. Mas nauna si leader, no? So pag sinabi mo bilang isang leader daw, sa tao ay kailangan i-build niya yung confidence ng isang tao. I-build niya yung self-accountability. Ano bang ibig sabihin ng self-accountability? So for example, you are performing or meron kang ginagawa na isang bagay and all of a sudden, nagkamali ka, okay, mas matututunan mo o ipapaliwanag na bakit kailangan mong harapin, ipapaliwanag ng leader kung bakit mo kailangan harapin yung consequences. Okay, it's like a positive criticism kasi, constructive criticism po kasi yung mangyayari dyan. Sabihin niya, explain niya, nagkamali ka, explain niya kung bakit importante na harapin mo, no? Yung consequence na yun. So it's for your development, para mag-grow ka bilang isang tao, and of course, you want to become a successful person, you need to face, of course, accountabilities. Pero sa kabila, holds you accountable lang, sabi dyan. Okay lang, wala lang. Sinabi niya na kasalanan mo yan kasi hindi ka nagpo-perform ng maayos. Hindi mo inaayos ng, hindi mo ginagawa ng maayos yung trabaho mo. So, since nagkamali ka, eh, kailangan mong saluhin yung sarili mong pagkakamali. Kumbaga, wala nang rationale behind kung bakit kailangan mo maging accountable. It's up to you already, no, to determine what could be the rationale, ba't na nagiging accountable. Okay, so yun yung pagiging boss. Samantalang sa leader, ini-explain kung bakit. So mas maganda na i-explain sa inyo, di ba? Parang nung mga kabataan ninyo, pag kayo pinapalo, anong sinasabi? Pinapalo lang ba kayo ng basta-basta pag may nagawa kayong mali? Hindi po, di pa po. So pag pinalo, later on, pag humupa yung sitwasyon, ini-explain naman po sa bata. Okay, kung bakit siya pinalo, bakit mali yung kanyang ginawa. Okay, kasi ang mga magulang natin, they are already considered leaders. Okay? So, pinalo ka, for example, and then explain, bakit masamang magsinungaling? Bakit masamang magsabi ng mga hindi magagandang salita? Okay? So, if you are aware, doon sa nagtitrending ngayon, no, na video ng teacher, or if you do not know, that's a DepEd teacher daw, kasi allegedly, she is a member of DepEd, so may tinuturan daw siyang high school, no? So, pag makikita nyo yung choice of words niya, kasi, so pagka ikaw yung immediate supervisor noon, if you have the leadership capabilities or leadership abilities, for example, ibibuild niya yung self-accountability mo. So kahit na nagagalit ka na or you are in the heat or peak of your anger, so kailangan mo pa rin mag-control, no? Self-control yung mga sinasabi mo. Kasi later on, di ba, mahirap na kung ano yung magiging outcome. So how about this one? How about this one? Ayan. Paano sabi dyan? So, by the way, nakikita nyo pa rin po ba yung ano? Yung screen po? Apo, sir. Yeah, you just tell me, no? If hindi nyo na nabivisualize. So, para alam po natin. Okay, so sabi dyan, ano ba, yung left side ba, leader? Or yung tinatawag ninyo na, yung left side nyo ba, leader or boss? Okay, so yung left side is your boss, okay? So, bakit naging boss yung left side, no, class? Kasi it depends on positional power to have an impact. So, kung mas mataas na yung position mo, ibig sabihin, mas malaki yung magiging impact mo sa organization. So, paano naman kapag ka meron kang potential, okay, bilang isang
simple worker sa isang organization, pero since wala ka sa supervisory position, hindi ka nga magkakaroon ng influence. So, ganyan ang pagiging boss. Kailangan magkaroon ka muna ng position, no? Mapunta ka sa isang supervisory position para daw magkaroon ka ng impact sa organization. So, bilang sa on the other side naman, or on the other hand, yung nature ng leadership, hindi nila tinitignan kung ano yung position mo. As long as nagiging productive ka, meron kang maitutulong, malaki man o maliit, still, you could be part of the organization itself, no? Mas tinitignan pa o nire-recognize pa rin yung efforts mo. So, may sumagot kanina ay nauna yung leader niya ba? So, mas nauna po si boss, no? Kaysa kay leader class. Ito naman. Ano kaya? Yan. So, alam na alam talaga nila, no? So, ayun naman, meron kayong kopya dyan, no? Yan. Sabi ng isa, Lady. Hindi yan si Lady Boss, okay? Leader Boss. Yan. Talaga, lovely, no? Baka babae nga naman yung boss. Kaya sabi niya, Lady Boss. Yan. Kidding aside, no? Ayan. Yung left side ninyo is your leader. Leader. Wala na tuloy. Pati ako, nagsasali na. Okay? So, focus on what is right. So, tinitingnan niya pa rin kung ano yung tama. Okay? Itama natin kung ano yung pagkakamali mo. Itama natin para sa ganun, sa next mong activities, sa next na gagawin mo, sa next na pagpaplano mo, ay tama na yung gagawin. Samantalang ang boss ninyo, okay, focuses on what is right now. So, yung ngayon, kailangan natin makakaroon ng maabot yung quota. So, mag-overtime tayo. Diba? Walang uuwi hanggat di natatapos yung objective natin. So, kahit na mag-request ka, sir, pwede po bang mag-break? Hindi, walang break-break kasi kailangan ngayon matapos na natin. So, that is your boss na sinasabi natin. Okay, how about this one? Yan. So, boss leader. Okay, that's correct. Operation with competition in mind. So, in realities naman talaga, hindi naman po talaga nawawala ang tinatawag natin na competition. Every now and then naman, may mga competition pa rin tayo. But, of course, competition is just a way for you to develop and, of course, enhance your skills. But do not forget in mind na pag na-enhance na natin yung ating skills, na-develop ang ating skills, wag po natin kakalimutan kung saan po tayo nagsimula. No? Baka mamaya ay maging boss din ang ating katangian. For example, lahat na lang ng aspeto nagiging competition ay wag naman po sana. Sana tandaan niyo pa rin na wag mawawala sa inyo yung pagiging makatao. No? You treat others as a person pa rin. Despite na meron na kayong enhanced knowledge, of course, you have already so many skills in your life, pero wag niyong kakalimutan kung saan at paano kayo nagsimula. And then next, operate with mind and legacy. And ano ba kasi ang legacy class? What is legacy? Ito yung mga bagay na naiiwan mo, okay, sa mundo. Mga examples ng legacy, katulad ni Michael Jackson, ano yung naiwan niyang legacy? Ang kanyang mga tugtog, no? Mga beat it, the Beatles, for example. Good remarks. Diba, sana pagkalisan mo sa mundong ito ay maalala ka sa tama o sa mga mabubuti mong nagawa, no? So, sabi ko nga, bilang isang leader, you treat other persons as just humane, okay? Sabi nga nila, respect begets respect, masabi natin. Okay? Of course, how about this one? Boss leader ba? Yes, that's your boss leader. Okay, so driven with fear in reaction. So ang mga personnel sa isang organization are nagtratrabaho or they are working out of fear, okay, and out of the reaction that would be given by their immediate superiors, no? So nagtratrabaho sila, nagkakaroon sila ng quality output, but in return, kung titingnan nyo, ba't sila ganun, okay, magtrabaho is because meron kasing tinatawag na punishment pag sila ay
kumbaga mali-mali yung ginagawa, no? Kapag katitignan mo, anong klase ito ng leadership skills? Okay, if we will now transpose this one into leadership aspect, ano kayang klase ng leadership to? Yung driven with fear and reaction. Okay. So, sabi ni MacTree, ano nga ba yun? Ano lang leadership skills yun? Okay. Ano nga ba? Wala na. You still remember your autocratic and authoritarian or authoritarian leadership po? Yan, you are being driven by fear. Kasi nga, pag hindi ka sumunod sa kanila, sa kanyang utos, o hindi mo sinundan yung isang order ng isang tao, sigurado meron niya palit na consequence na tinatawag natin. Okay? So, sa tingin nyo ba, yung mga nasa training centers, driven with fear and reaction, boss kayo na muna doon or yung leader? What could you think? Yung mga nasa training centers kayo, bakit kaya tiniten count sa mga aplikante ng mga pulis, tiniten count sa aplikante ng BFP, and tiniten count sa mga members ng BGMP? Is that out of fear and reaction or by passion and purpose? Now, what do you think? Okay, of course, that is driven by passion and purpose. Yung mga AIs ninyo ay gusto lang magkaroon ng a legacy na malang araw, pagka kayo ay gumamit sa mga training centers, of course, kailangan na-develop na yung sarili ninyo. Of course, meron kayong baon-baon na integrity sa pagsiservisyo sa publiko, di ba? Hindi yung natatakot ka lang or ayaw mo sa reaction ng AI mo, kaya mo siguro kinukomply, but nagko-comply ka out of passion and purpose, of course. Eh, parang ganun din sa pag-aaral, di ba? Ba't kayo nag-aaral ng criminology? Kasi, what's the reason behind? Why are you taking up this program? Of course, you are driven by passion. Kasi you yourself, you as an individual, as early as you today, you are already considered leaders in yourself, di ba? Sarili ninyo ang pagiging leader. May leader na kayo ngayon. Si sino bang nagli-lead ng buhay nyo? Of course, nasa inyo nga ang action, nasa Diyos ang, okay, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kahit maawain naman ang ating Panginoon, kung hindi gumagawa ang tao ng action, wala pa rin. Ano, may makakamit pa kaya yan o wala? Of course, wala na po. About this one. Yan. So leader boss pa rin. Yan. Okay, that's good. Alam, pare-parehas na tao ang sumasagot. How about the others? You participate para mabuhay yung brain cells natin. No? I know na it's already late in the evening, pero sanayin natin kasi later on, masasanay din kayo. Kailangan yung magkaroon ng critical thinking kahit mga ganitong oras. I-practice lang natin. This is only a brain teaser. Kumbaga, this is only a icebreaker. Para lang magkaroon kayo ng gumana yung mga brain cells natin. Okay? So that's correct. This is your leader, boss. Okay? Mas gusto nilang, mas maganda, mas mabuti, mas gusto nilang naaangatan mo sila. Okay? It is better na makita nilang mas na-develop ka bilang isang tao kaysa sa kanila. Kasi nga, sa nature ng leadership, ang pinag-uusapan naman natin dyan ay yung influence. And we always put in mind that as a person, meron at meron pa rin mas magaling kaysa sa atin. Okay, ganun kasi sa boss eh. Ang boss, tinitingnan nila yung mga tao nila na ayaw nila masapawan, in short. Okay, ito yung mga tao na pagka nakikita nilang isang tao na mas maganda yung output, mas maganda yung tinatawag na nagagawa nila, anong ginagawa ng mga tao merong boss quality or qualities ng pagiging isang boss. Meron kayo tinatawag na crab mentality, di ba? Pagka nakakaangat yung isang tao, anong ginagawa nila? Yan, hinihila nila, pababa. Okay? So, yan yung boss ninyo. About this one. Of course, boss yung nauna and leader yung pangalawa. So, sa tingin nyo kaya, a simple statement, no? Get joy from their success. And get joy from others' success. Ayan.
pag titignan nyo yung nauna, selfish, masyado, di ba? Paka-selfish kasi ito yung katanungan dito eh. Ito yung mga pwedeng maging senaryo. Sa pagiging isang boss kasi, okay, kahit na hindi siya yung gumawa ng isang bagay, pero naging maganda yung output, saan napupunta yung credit? Kay boss, di ba? So, yun yung mga qualities ng isang boss. Siya ang nagse-celebrate, siya ang nagkakaroon ng credit out of the work from his or her people. Pag sa leader naman, get joy from others, success. Palakpakan mo sila, okay? Antayin mo yung araw mo din. Darating din yung para sa inyo. Ayan. How about this one? Sige nga, tingnan nga natin. How about this one? Okay, that's your boss leader, correct? Build your fears, you will tell them what they want to hear. Tinatakot kayo para masabi nila yung gusto nilang sabihin. Okay, or para, ayan, kung pinapagalitan lang kayo, yung sinasabi lang nila, gusto mong pakinggan. About sa leader, pinapagalitan kayo, pero nabibuild naman yung confidence. Okay, binibuild yung confidence para kahit anong iba to, you take it as a challenge, hindi siya sakit sa kalooban. Okay? So ito yung nagiging problema sa mga tao ngayon, no? If we are being criticized, ano ang nangyayari sa atin? Masyado nating dinadamdam. Okay, hopefully later on, no, you will become professional people. Whatever criticisms na ibato nila sa inyo, take it as a challenge. Okay, huwag niyo pong mamasamain. Kasi bilang mga tao, ay we have rooms for development. Hindi po yan nawawala. Education is a continuum process. Hanggang tumanda na po tayo, meron at meron po tayo matututunan. Okay. So, that's all. Yung ating brain teasers. Now, let us proceed to your question and answer. So, ano kaya yan? Yan. So, this is a notion that individuals who by their actions facilitate the movement of a group of people toward a common or shared goal. So, of course, the answer would be your bravo. So, that would be your leadership po, class. So, ano bang ibig sabihin ng leadership? So, this is a process wherein you are implanting influence or nagbibigay ka po ng influence towards people. So pag titingnan nyo yung mga tinatawag natin na definition ng leadership po, makikita nyo dyan na iisa lang ang common denominator ng tinatawag natin ng leadership. Ano po yung key term po doon? That would be your influence. Okay? Hanggat nakakapag-influensya ka sa tamang paraan, ay magkukonsider na isa kang leader. So if you go back a while ago sa mga katangian, by the way, those are the qualities of a leaders and boss. Yung sinagutan po ninyo kanina na those are already the qualities of a leader and boss. You have already know how to determine, to differentiate between two personalities. So magandang simula po yan, no, na kaya nyo po siyang i-distinguish. Hindi po nyo napaghahalo ang boss at leader. So how about management? Ano bang ibig sabihin ng management? Okay, pag sinabi nyo pong management, okay, ito po yung proseso kung saan you will of course paano mo i-manage, paano mo gagawing organisado ang isang organisado ang isang institution by managing the resources. If you still remember yung 5 M's niyo in other articles, but others says it as 4. Ano yung 4 na yon? Ano yung apat na related sa management niyo, yung core principle ng management? Palimutan na ninyo yung apat na M. Ano ba yung apat na M na yan? O yung apat na limang M? Akala ko ang sasabihin nyo, okay,
Matandang mayaman na madaling mamatay, di ba? Ayun ba yung apat na N? Eh, sabi ng isa, man, material, money, and method. Okay lang po yan, no? Man, material, money, and method. Yung iba, lima, no? Hinihiwalay nila yung tinatawag natin na machine. So, yung machine kasi at material, somewhat pinagsasama na yan kasi parehas naman na in terms of logistics. So, sa management, di ba? Pag sinabi mong man or manpower, o paano nyo ba minamanage o paano ba minamanage ng isang manager yung kanyang mga tao? Yeah, that's correct. Yeah, that manpower, money, methods, and materials. Paano nyo nga ba siya natawag na minamanage ang manpower? Okay, for example, dun sa division of work ninyo, di ba? They are being managed. They are being put into their specialized sections. Pag magaling ka sa computer, for example, and then you have applied in the Philippine National Police, magaling ka sa infrastructure as well as sa software ng isang computer, you could be, pumunta ka sa, of course, sa cybercrime unit po or sa ECG unit ng PNP. Okay, so pag magaling ka naman sa investigation, for example, you have your investigative skills, you know how to pinpoint telltale signs of crime commissions, magaling ka sa pag-imbestiga ng pera, pwede ka sa estafa, di ba? Yan, that's correct, your staffing. Pinupunta ka sa proper, the right person for the right position na tinatawag natin, okay? And of course, your decision-making class, ano ba ang sinasabi ng decision-making? Pag sinabi natin decision making, okay, the process wherein there are options for you to process na pagpili sa mga options na binibigay sa inyo. Diba? Pinagpipili kayo ng mga choices. Ayan. So parang ngayon, iniisip na ninyo kung pag pumasa kayo sa board examination, meron na kayong eligibility, pipili na lang kayo kung anong uniform service ang papasukan. Sa tri-bureau kaya, PIDEA, Bucor, or even you could enter into the security profession or even sa academe. Diba? Pwede din po kayo magturo or mas maganda din na this would be your pre-law. Diba? Ito yung parang pre-course mo or preparational course mo para sa paglolo. So those that is your decision making po. Okay? And so next. How about this one? Okay, ano kaya sagot dito? This process of social influence maximizes the efforts of others towards the achievement of a goal and inspiring others to pursue the vision set by a certain individual. O dapat mabilis kayong magsagot dyan. Ayan. Automatic na yan. Pag nakita nyo na yung term na influence, meron kang tinatawag na social influence. Sabi natin kanina, pagdating sa leadership, hindi po yan nawawala. That could be your key term, no? Yung influence na yan. So, pag kasi na-influensyan mo ang buhay ng isang tao, ang isang community, ang isang kumpanya, ayan, yung tinatawag na leadership skills. So, that would be your leadership, of course. Next. About that one. Okay, that's your alpha. Okay, that's good. Could be your leadership style. So, sabi dyan, it refers to the leader's manner of behavior in work situation. Sometimes it depends on one's personality and is therefore relatively fixed. Okay, so that would be your leadership style. Tinatawag natin. Okay.
So, bawat tao may kanya-kanyang strengths and weaknesses, may kanya-kanyang way of influencing other people. So, bilang isang leader, you are hereby called to serve other people. So, syempre, magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng kultura, magkakaiba tayo ng background, ng tradition, and even sa language. Of course, these are factors on affecting your leadership style na tinatawag natin. Okay? So, pag meron tayong tinatawag na leadership style, what are the three kinds? Okay, yung three general types ng leadership styles ninyo. If you still remember that one, could you type sa chat box kung ano po yung three general types? So, dapat. Diba, mabilis yung i-type. Ang iba, baka hinahanap pa. Well, first is democratic or yung tinatawag nyo na participative. Okay, participative leadership. Okay, yung isa naman ay yung tinatawag nyo na free-reign leadership. And of course, your autocratic or yung authoritarian leadership ninyo. Okay, so isa-isayin po natin yan. Pag sinabi ninyo autocratic or yung tinatawag nyo na authoritarian leadership style, ito po yung ang isang tao or ang isang leader, for example, ay sinasabi kung ano yung gagawin ng kanyang personnel. Okay? So, siya ang nagsasabi, no? Merong pagka-authoritarian. So, kailangan, pag nag-utos siya, for example, or nagbigay siya ng tinatawag na commands, diba? Wala nang question-question dito eh. You have no rooms for questioning already. The moment na sinabi ang kang gawin mo ang isang bagay, you don't have any choice but of course to comply. That is your tinatawag autocratic or authoritarian leadership. Okay? Hindi ka pwedeng pag may inutos sa'yo, sir, wala nang tanong-tanong. Comply ka lang na. Okay? Kasi sayang yung pagtatanong mo, di ba? Imbis na ginagawa mo na, tatanong ka pa. Mapapahaba lang ang ating usapan. So, mas maganda, ngayon pa lang, simulan mo na ang trabaho mo. Kumbaga, sometimes nirelate ang autocratic or yung tinatawag nyo na authoritarian into the terms of militaristic way of leadership. Okay? Kasi doon is comply and comply and comply until you comply no more. Or obey ka lang ng obey. Diba? Sabi dyan, obey and obey and obey until you obey no more, na sabi nila. That's your autocratic or natawag nyo na authoritarian leadership. Part siya ng pagiging leadership, pero sa tingin nyo kaya, ano yung mga cases na applicable ang autocratic or authoritarian leadership? Okay. Ano kaya? May nagsagot ba? Ay. Ako may nagsagot. So, what could be the possible situations that autocratic or authoritarian leadership is applicable? Ano kaya sa tingin nyo? Yung mga pagkakataon na kailangan mong i-apply ng isang autocratic or participative leadership na tinatawag natin. Meron kaya? Could you give me situations? Hey, panalit na nagsagot si Patricia. Ayan. Sa military nga, sabi natin kanina, di ba? Or pagka magulo na yung organization, anong dapat mong gawin? And of course, to become autocratic. Lalo na kung nasa isa kayong sitwasyon na kailangan ng immediate decision making. Ayan, urgent action. So wala nang tanong-tanong. Ito na yung ating gagawin. No? Immediate implementation na siya. Okay? So that would be your leadership style. Tinatawag natin. How about this one? Next, anong next pa doon? That would be your... Namunti ko na makalimutan. Anong next doon? Sa autocratic, democratic, or yung participative leadership ninyo. Okay, ano naman ang ibig sabihin noon? Ito naman, kabaliktaran siya ng autocratic or authoritarian leadership. Meron kayong... you have ways and means or methods in reaching out whatever opinions you na nasa isipan. Pwedeng-pwede kayong mag-participate sa mga decision making
ng democratic leadership niyan. Niko-consult po ang membro, tama po. Pinapakinggan po yung mga hinaing ninyo. Okay, so whatever na pwedeng gamitin for the improvement of an organization, kinakalap po lahat ng mga pwedeng ideas ng ating mga personnel upang sa ganun i-collate, i-assess, i-evaluate yung mga ideas, and they will come up with a possible resolution kung ano man yung mga problema sa organization through, of course, doon sa mga nakuhang kasagutan. Okay, so magtitingnan nyo in today's organization, no, hindi naman sa lahat or some of the organizations are doing this type of leadership kasi they believe na kapag kinukuha mo or nire-recognize mo kasi ang isang yung opinion ng isang tao, magkakaroon siya ng motivation on later participation pa. Okay, kasi pagka isang tao, sa behavior ng isang tao, the moment you have appreciated and even recognized yung kanyang participation kahit sa katiting lang na paraan or sa maliit na paraan, later on, nabibuild kasi yung confidence niya na nakikita din naman pala yung aking nakikita yung aking participation. Kaya siya tinawag na participative leadership din. Okay? Kasi hindi gagana ang isang klase ng leadership style na democratic kung wala kayong mga pinapakinggan na members. Kumbaga, boses ng bayan ang pinapakinggan dito. Kung ano yung gusto nila, tignan natin kung possible ba, beneficial ba sa atin yan o hindi. Mas ang importante, makonsider po yung kanilang, of course, ideas and even suggestions, recommendations, and of course, yung tinatawag nila, mga participative decision making ninyo na yan. Okay? And lastly, would be your free reign. Pag sinabi mong free reign class, ito po yung, ano nga sa tingin nyo, ang free reign or yung tinatawag ninyo na laissez-faire or yung tinatawag nyo na delegative leadership. Okay, so dito lang kasi class, pag titignan nyo sa free reign, doon sa laissez-faire leadership na yan or yung delegative, ang pinupoint out lang ng leadership skills na to is bahala ka. Okay, bahala ka sa buhay mo. Pero huwag kang mag-alala kasi nandito lang ako sa tabi, naghihintay na kung meron ka mang problema, handa akong mag-advise. Ayan. So para lang siyang para ka lang ini-escortan, okay, sa possible na mga pwede mong ma-achieve. So medyo delikado din tong part ng leadership na to kasi paano kapag kayong tao talaga is hindi pa siya nabibuild or wala pa siyang self-confidence to proceed. No? Nakadepende pa rin siya sa ibang tao. So mahirap po yun. Hindi siya mag-group pagka ganon. So yung free reign or yung laissez-faire type of leadership ninyo is somewhat applicable sa mga taong parang hati, kaya niyang mag-proceed pero at the same time, kailangan niya din ng advice. So this is your free reign or laissez-faire na leadership style or delegative. Binibigay sa'yo yung function. Okay? Magtrabaho ka independently. So pag may kulang, anong gagawin ko? Advice lang kita. Okay? Titingnan ko lang, i-assess ko lang yung work mo, i-assess ko lang yung output mo. And then kapag meron, I will tell you what could be the possible better options to improve your work. And then, bahala ka na ulit. So, yun po yung tinatawag nyo na laissez-faire or free reign or delegative leadership. Okay? Any questions po? About sa three kinds of your leadership styles po. If you have any questions, just mag po kayo mahiyang erase, no, yung tanong po ninyo sa chat box or you could message or you could raise your hand para po sa ganun ay makita po natin yung mga katanungan ninyo. How about this one? Okay, so sabi natin kanina, di ba? Sabi dyan, autocratic. Ayan. Pero ikaw yung gumagawa, pero nakanino pa rin daw yung final decision na kay leader pa rin. Okay? So that would be your autocratic leadership, of course, or your authoritarian leadership na sinasabi natin. How about this one? Thank you.
That would be your bravo, di ba? So this is where individuals would typically be considered an equal by hierarchical standards of shared power in making decisions. It also emphasizes collaboration and free flow of ideas. So yun yung democratic leadership ninyo, no? Meron kayong free flow of ideas. Lahat ay pinapakinggan bago magkaroon ng isang decision. Lahat ay kailangan i-point out kung ano man yung kanilang mga hinanain. Okay? So that would be your democratic leadership. How about this one? Members are encouraged to function independently. Nandun na yung bahala ka na. Okay? Sa'yo na muna yung trabaho, ha? Kailangan mong magkaroon ng critical thinking. Paano mo malulusutan yung mga mabibigay sa'yo na trabaho? Okay? Matetest ngayon yung capabilities mo bilang isang empleyado. Matetest yung capabilities mo or skills mo bilang isang personnel. Okay? So yan. Pero yung boss or yung leader rather ay available lang po siya for yung tinatawag ninyo na assistance and advice. Okay, so sabi dyan, sometimes this type of leadership is not advocated. Bakit kaya sinabing hindi siya advocated or hindi siya ina-advise into the organizations na gamitin ang tinatawag nyo na laissez-faire leadership or yung delegative? Si pag titignan nyo, yun nga sabi natin kanina, paano pag yung tao ay sadyang meron po siyang pagkamahina o hindi naman matagal lang talaga mag-function yung kanyang comprehension, no? Natatagalan siyang bumuo ng ideas, natatagalan po siyang bumuo ng concepts, pero kaya niya namang mag-work. So hindi po to applicable. So ano kaya mga possible, ano kaya yung mas magandang leadership doon? Pagka ang sitwasyon ay mga tao, yung mga personnel mo ay mga slow learners o yung mga tinatawag natin na yung mga taong hirap sa comprehension. Autocratic kaya pwede doon? Or democratic? Ayan, democratic siya, di ba? Kasi pag democratic yan, nagkakaroon ng batuhan ng ideas paano ma-develop yung kapwa nila. Of course, empleyado or personnel. So yan. Mm-hmm. How about this one? Number 7. This is a type of leadership style that is concerned with the here and now, with short decisions and risk management for immediate gains. This often involves negotiating and cajoling followers to cooperate to achieve the aim. Ano kaya yan? How about the others? What could be your answers there? Hati na ang opinion ng sambayanan. Sabi ng isa, Delta. Sabi ng isa, Alpha. Sabi ng isa, kanina, Delta. Tapos nagpalit siya ng Alpha. Ay, mali pala yung sagot ko, sir. Alpha dapat. Sorry. Okay. So, ang dami nang nag-AO. So the answer there would be your tactical leadership class, okay? So galit na yung isa, di ba? Dami niyang A na sinagot. Kalma ka lang, okay? Mahaba-habang usapan pa to. So that would be your tactical leadership, yung tinatawag natin. So what do you mean kasi cajoling ba? What do you mean cajoling followers? So ito, ini-encourage mo yung mga members mo na magbigay agad ng kanilang decision on a short-term objectives. So, di ba, dun sa planning ninyo, meron kayong short-term, meron kayong strategic planning. Pero dito sa tactical leadership kasi na to, pagdating sa short-term plans or sa short-term objectives, kailangan ang mga members ay marunong mag-isip on the spot, o here and now. Kailangan meron silang mabibigay agad na decisions or meron silang maikukontribute na ideas para sa decision-making. Of course, for the accomplishment ng kanilang goals. So, kailangan, you need also to weigh the risk, possible risk, no? Doon sa
under this type of leadership. Pero sabi nga nila, there is one axiom in the business na the higher the risk, the higher the return. So mas mataas daw na risk, mas maganda yung balik. Sabi ng business. Pero pagdating kayo sa leadership, ano kaya sa tingin nyo? Of course, bilang isang leader, kailangan mong mag-impart ng tinatawag natin na influence so that yung mga members mo matutunan ding mag-take ng risk whatever could be the result. So tanggapin mo yung risk. Hindi mo naman malalaman yung magiging epekto kapag hindi mo tinatanggap yung isang challenge. So that is your tactical leadership. How about strategic leadership? Kung sinabi mo strategic leadership, anybody na pwedeng magbigay ng natawag nyo na idea what could be the strategic leadership? Long term lang? Ano yung long term na yan? Long term 5-6? Long term? It's related to you. Yeah, that's correct. That's your long term purpose in a goal. Yan. Pang long term ang goal. So that's your strategic leadership. Kasi pag sinabi natin strategic plans or strategic objectives, ito yung mga pangmatagalan na plano, pangmatagalan na dapat ma-achieve ng isang organization. So, kayo, ano yung mga strategic plans ninyo bilang isang estudyante? Okay, yeah, that's correct. That's your anticipate future trends. Kailangan mong i-consider what could be the possible factors na 5 years from now, 10 years from now, saan kaya ako? Or nag-work kaya ako? Or what uniform service am I? Diba? Parang nung high school, the moment nag-graduate kayo ng grade 10, you have already need to choose what academic strand are you going to take? Kasi it would now be a factor para doon sa preparation mo pagpasok mo ng college. So, sa inyo daw, merong pumasok ng GAS, yung general academic strand. Kasi yun daw yung strand ng undecided people. Tama kaya yun. Yung mga strand daw ng mga walang decision na papasokin sa college. May iba naman, pinili ang STEM o yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kasi they believe that later on, magtitake sila ng engineering, programs that are related to science, just like your BS Biology, BS Criminology, something like that. Okay? So kayo, naisip nyo ba noong nung high school kayo ay criminology program ang ititake nyo? Or dahil crime lang ang maiksi ang pila, kaya doon na kayo pumila? Or dahil dadalawa ang mat ng criminology, kaya doon kayo nag-aral? Okay. Pero since nandito na kayo, you will be already graduating students, okay, by the grace of God, you were able of course to endure the 4 years ng pag-aaral ninyo. Later on, kayo din ang susunod na mag-take ng board examination. So ngayon, kailangan nyo nang makita 10 years from now, 5 years from now, saan na kaya kayo? Okay, that's a big question. Saan na ako or saan na ang sarili ko pagkalipas ng 5 taon or 10 taon? How about operational leadership? Ito yung mga, pag sinabi mong operational leaders, when you say operational leaders, yan. Ano ba ibig sabihin ng unsung heroes of an organization, lovely? Yan, napakagandang pakinggan, no? Unsung heroes of an organization, yung mga hindi napapansin na buhay, bayaning buhay ng isang organisasyon. Simpleng statement, pero napakalalim ang ibig sabihin. So, pag sinabi mong unsung heroes of organization, when you say operational leaders po kasi, ito yung mga taong responsible for building up the operational system ng isang organization. That's why nagiging successful. Sila yung dahilan kung bakit ang isang kumpanya ay nagiging successful because of their ideas.
because of their plans. Dahil sa mga konseptong sinishare nila sa isang kumpanya kaya nagiging success. For example, you are engaged in a big company supplying na products. For example, ang produkto mo ay kangkong chips. Yan. So, ikaw yung nakapag-develop ng idea na magbenta ng kangkong chips, pero meron kang mga personnels considered as operational leaders responsible for your marketing strategies, para paano pasarapin yung kangkong chips na yan, paano ba papatok yan sa bayan, okay, how will we now make sure na this kangkong chips from the Philippines will go to other countries. Okay, so those are your operational leaders. That is your operational leadership. Building up yung basic foundations ng isang kumpanya na dadahilan kung bakit nagiging successful or nagiging na-achieve ng isang kumpanya yung tinatawag nyo na objectives. Okay? So how about transactional police leadership naman? When you say transactional police leadership, okay, so nakabase yung trabaho mo or nakabase yung output sa reward system, or kapag may nagawa ka na maganda, ano kaya yun? Pag may nagawa ka maganda, anong matatanggap mo? Rewards, di ba? Pag may nagawa kang mali, anong pwede mong matanggap? Of course, yung punishment na tinatawag natin. If you still remember, under your theories of crime causation, ano kayang theory yun na kung saan ang behavior ay yung namomold ang isang behavior because of a rewards and punishment system? I still remember that. Diba kasi sa transactional police leadership, nakabase daw siya sa base rewards-based system. So, namomotivate ang isang tao na magtrabaho dahil meron siyang nakikitang rewards na after matapos ang isang gawain at quality naman yung kanyang ginawa, automatic na meron siyang matatanggap na reward. But if you go back to your theories of crime causation, anong theory na yon? Nang ang tao na mumold ang behavior dahil meron siyang iniiwasang punishment, meron siyang inaabangan na incentive or reward. Ano kaya yun? I already forget ulit. Sino ang nakakaalala doon? Classical ba? Classical conditioning ko or your operant conditioning? Chat mo, si Kamot naka-chat ba? Dati classic. Classical ba? Classical conditioning kaya yan? O yung operant? If you still remember yung the most common demonstration here under this two is yung sa aso at yung sa napaso ng kettle. Di ba yung sa classical ninyo ay yung sa aso? The moment na pag binabatangtang mo yung bell, anong unang pumapasok sa isip ng aso? Pagkain. That's your classical conditioning. Pag operant naman, and they are being molded because of rewards and punishment. Siyempre, hindi mo hahawakan ng mainit na kettle kasi masakit. Di ba? Mapapasok ka, that would be the punishment. Something like that. Okay? So those are your by the way, your tactical, strategic leadership, operational leadership, transactional police leadership is these are the leaderships observed under law enforcement. No, these are the types of leadership under law enforcement. How about this one? It's operational leadership. So, parang sa Jollibee, di ba? Bakit pumapatok pa rin ang manok ng Jollibee? Sino kaya yung nakapag-isip na ang slogan ng Jollibee ay bida ang saya, di ba?
So those are your operational leaders. But tinatangkilik pa rin ang, bakit tinatangkilik ang Jollibee? Ayan, kahit mahal yung presyo, bakit tinatangkilik ang McDo? Kahit na medyo pa magkamahal ang mga pagkain nila doon. Because there are these operational leadership kung saan nagiging successful yung operation ng isang fast food center because of these people. Okay? How about this one? About this one? Situational kaya yan? Yes. That would be your situational leadership. Okay? So, para siyang tactical, no? Kasi pag titignan nyo yung pag tinitignan nyo yung tactical at yung situational, they are somewhat having a similarities. Pero sa tactical kasi, immediately, kung ano yung kailangan pag-desisyonan muna, urgent needs or urgent decisions, kailangan mong gawin. Pero doon sa situational, paiba-iba yan ng situation. So according to situations, kung paano ka magiging isang leader. Kumbaga, sa situational kasi is nagkakaroon ka ng adaptability sa situation mo. Okay? So for example, kailangan mo ng isang specific mission or meron kang specific objective. And what could be the possible ways or methods for us to efficiently and effectively accomplish yung tinatawag nyo na goal. Okay, so sabi dyan, no, dynamic. Kailangan mong maging dynamic. You need to adapt for every changes in the situation you will be encountering. How about authoritative police leadership? So same pa rin yan, no? Pero when you say authoritative, it's like just military type. Military type siya ng tinatawag ninyo na leadership. How about this one? That would be your bravo, di ba? So sabi dyan, it focuses on people-centered approach that will aims to inspire, empower, and motivate one's team. This also focuses on encouraging success of others. Ideally, leaders create valuable and positive changes in their followers with the end goal of teaching them to become leaders. So pag titignan nyo pa lang, yung kanyang key concept is very optimistic yung datingan, no? Very positive yung mga words na ginamit dito. Inspire, empower, and motivate. So pag titignan mo yung choices, ano ba ang pinaka-positive ang nature dyan? Walang iba kundi si transformational leadership. Okay? So hindi lang sa law enforcement na observe din as na observe ang transformational leadership, no? Kasi if you go back to your corrections, if you still remember yung tinatawag ninyo na therapeutic modalities, di ba? The people there involved in daily routines doon sa ang tawag ulit doon sa TCMP nila doon sa loob, di ba? In sa family, you will be considered big brothers to each other. You will be considered families. Diba? The moment na mayroon kayong activity, anong sinasabi ng inyong big brother? Diba? Good morning, family. And then you do not call your co-PDLs na PDL talaga. Pero ano yung term na ginagamit sa kanila whenever they are going to call for each other? Ano yung term na ginagamit? Pag nasa TCMP ka ng jail or even sa prison. Yan, they forget already. Resident, di ba? Ang tawag kayong resident. Okay? Hindi kayo tinatawag ng mga bilanggo doon, but you are called as resident. So, ang TCMP kasi, or yung therapeutic modalities, ang backbone ng correction. Okay, huwag niyong kakalimutan yan. Okay, yung backbone ng correction. Pag sa PNP naman, ang backbone ng
organization is patrol. So, through patrolling, nagkakaroon kayo ng transformational leadership doon. Bakit? Tumutulong ang ating mga kapulisan in tumulding yung image ng PNP na pinapakita nila na ang ating mga police ay, of course, madaling malapitan in cases of emergencies as well as kapag kailangan nila ng tulong. Ganon din sa mga sarili ninyo. Paano ba yung mga pastors? Those are considered transformational leaders. Why? Because minomold tayo into living into Christianity or pinapalitan yung ating mga maling nakagawian, of course, into embracing the scriptures, no? Mga sabi nila, Christianity is not a label, but it's a lifestyle. So, tinuturan tayo kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. As long as, sabi nga dyan, na-inspire ka, na-motivate ka, na mag-pursue ng objectives mo into a positive way, ayan, transformational leadership po yan. So kayo, bilang mga interns, di ba, ng CCJE ng San Pablo Campus, so you are undergoing transformational leadership kasi later on, magkakaroon pa kayo ng mga seminars into how or what could be the possible na mga pwede nyo pang matutunan na skills and knowledges coming from different organizations. So yung internship nyo kasi is also a training ground for you, no? To mold already your personalities. Okay? So, yan. Makikita na dapat later on, maging professional na lang. Maging professional na kayo kahit estudyante pala. So, ito yung mga ating tatawag na leadership, no? So, skip natin tong part na to. So, this is somewhat na... Oh, by the way, what is process leadership pala? Let us differentiate process leadership versus straight leadership. So, bizan, leaders carry out their leadership by applying their leadership knowledge and skills. This is called process leadership. So, whenever you are applying your skills and knowledge in terms of leadership, ang tawag po doon ay process leadership. Ano naman pag sinabi mong trait leadership? Okay? Your traits are the factors affecting on how a person or on how you will become a on how to become a leader daw. So, ano ba yung mga traits na yan? It is based on your belief, values, ethics, and character. So, pagka ang trait mo or in terms of ethics and character is a good character, meron kang ethical standards, nasa you have good values, you have good morals, therefore you will become a good leader. But on the other hand, pagka nagkaroon ka ng maling ethics, maling values, or pangit yung character mo, still you will be considered leader, pero bad leader ka na. Okay? Bad influence ka na. So, di ba, yung mga tinatawag ninyo na influencer, pag sinabi nyo influencer, ano kaya itong mga to? Mga social media personalities ninyo, no? So, sa iba sa kanila, they are implementing trait leadership because of their values and characters. Pinapakita nila sa harap ng camera na mabuti sila, therefore influencing other people, no, to do good things. Meron naman yung iba, yung kinukontent nila sa mga vlogs nila is panay kalokohan. So nagiging leaders din sila pero in a bad way. That's why there are certain juveniles nowadays na wala nang natutunan kundi kalokohan kakapanood ng, di ba, mga vlogs na yan, sa mga videos san sa Facebook na yan, or even in your Instagram. Very powerful talaga ang technology. There are people using technologies to influence other people. Di ba? So, tingnan pa rin natin, okay, kung ano yung mga pwede maging influensya. Di ba? Lalo na, new normal na tayo, di ba? Hindi na bago sa atin ang paggamit ng internet or even gadgets, of course, to exchange informations and conduct activities just like these tutorials. Kahit umuulan sa labas or may COVID-19 sa labas, pag-conduct pa rin tayo ng mga ganito activities because of internet. So, let us use a technology to influence other people's, of course, by showing good traits, okay, so that
maka-share naman tayo ng tinatawag natin na good characteristics, hindi lang yung kung ano-ano yung tinuturo natin o natutunan natin sa internet na yun. And of course, in general, skill, knowledge, and attributes makes the leader. So kahit na meron kang attributes, meron kang traits, pero pag wala kang skill and knowledge daw, so hindi ka pa rin magiging good leader. So pag nagsama yung tatlo, you would become a successful leader. So about this one, leadership style, na-discuss na po natin. Yan, ito yung sinasabi natin kanina, autocratic or authoritarian leadership, and democratic or participative leadership, analysis fire or delegative leadership style, tactical leadership, strategic, operational, authoritative, transactional, and situational, transformational, and of course, let's proceed to your ethical leadership po. So, ano po mga possible na pumasok na tanong dyan? By the way, what is ethical leadership? Could I call somebody? Baka yung iba natutulog na eh. Tingnan natin yung iba, baka tulog na. So, what is the ethical leadership? Tawagin natin yung mga hindi ko nakikita ang mukha sa camera. Oh, biglang nagbukas ng camera ah. Bilis gumalaw ng mga kamay. Parang may natutulog na. Si Lovely na lang kasi hindi ata naka-on yung camera niya eh. So, Lovely, hello, ethical leadership. Hello? Sir, ang ethical leadership po is about ano po, pagde-demonstrate po ng mga good conducts po, sir. So, you will be incorporating ethics into your leadership style, no? So, sinasalpakan mo na, o kumbaga, ini-injectionan mo na ng mga mabubuting gawain. Okay? Dapat, katulad ngayon, di ba? Paano ka magiging isang leader kung patulog-tulog ka sa review, di ba? Dapat ipakita pa rin natin yung good ethics natin, mga simple etiquettes during these types of activities. Okay? So, mga simpleng pamamaraan, showing your good morals and values. Ayan. So, sabi nga nila doon, for example, how would you assess yung naging viral video ng isang teacher? Di ba? Na meron siyang pinapagalitan. Paano mo ngayon i-assess yung ganun in terms of ethical leadership? Tama ba na ipagtanggol mo siya dahil nakikita mo yung kanyang perspective bilang isang teacher, or kamumuhian mo yung teacher na yan kasi because of the choice of words na mga sinabi niya, no? Meron siyang sinabi doon eh. Sabi niya na doon, hindi na nga kayo matalino, diba? Ang papangit pa ng ugali ninyo, sabi niya. So bilang isang professional na tao, o bilang isang ethical leader, how would you now assess that one? Okay? So tingnan nga natin kung paano niyo i-apply ang ethical leadership. Kasi later on sa board exam, hindi niya man niya tatanungin kung ano ang ethical leadership eh, but the application into real life. Sino kaya? Ang saan si Aikom? Si Aikom, sino kaya ang pwedeng sumagot? Sir, good evening po, sir. Sa tanong natin. Hello. Ayan. Sino kaya ang pwede mong tawagin para explain yung assessment niya doon sa video ng viral picture na gumamit ng choice of words na di na nga kayo matalino, papagit pa ng ugali ninyo. Bilang isang ethical na leader, paano mo ngayon i-weigh or paano mo i-assess yung ganong klase ng ugali ng isang teacher? O, assuming na ikaw yung supervisor. Sige, go ahead. Ako na lang po sasagot, sir. Based po kasi dun sa viral video po yung sa teacher po. Para sa akin po, siya po talaga po yung mali kahit saan po banda natin tingnan. Kasi po, bilang isang professional teacher, nasa training na din naman po yun. Kailangan, alam mo po kung ano yung
kung hanggang saan ka lang po magsasalita dun sa estudyante mo. It's either may mali naman po yung mga estudyante po. Kailangan po, alam din po ng teacher kung ano po yung mga words na sasabihin niya po. Kasi nga po, bilang isang leader, kailangan marunong ka rin makisama or marunong o alam mo din dapat yung kung paano mo matutulungan yung mga estudyante mo in a good way po. Pwede naman pong pagsabihan po yun ang tama. Hindi naman, mali po talaga yung ginawa po. So, para sa akin lang po. Okay, so pagdating kasi sa ethical leadership, no, there is always two sides of the coin, sabi nga natin. So as per as the perspective ni Aiko, sabi niya na yung kahit sa angulo tingnan ay talagang malaking pagkakamaling ginawa ng teacher, pero sabi din ng ibang side, what if wag din po natin kalimutan yung rason, no? Wag natin kalimutan yung root cause. Bakit siya naging ganon? Kasi parang sa alternative dispute resolution, pag titingnan nyo, para masolve mo ang isang problema, okay, ethically, under ADR, you need to look for the deeper root cause ng problema. So pag gagamitin natin yung example na yon, if tayo ang magiging immediate supervisor ng teacher na yon, how will you handle? Lalo na, if titingnan mo dun sa video, aware siya na naka-live yung kanyang video, no? So may mga nagko-comment kasi doon eh, na ma'am, naka-live ka po. Ay ma'am, parang over the line na po yung mga words mo. Estudyante mo po ay baka po matroma. Pero pag titingnan natin, okay, we need to understand also yung perspective ng guru, bakit siya nag-burst out na ganun. So sabi ng ethical leader, you need to set the tone between you and the person having the dilemma. Okay, so hindi lang natin siya pwedeng tingnan na yung teacher lang ang may problema. Let us try to look into the other side ng coin na what if talagang na-trigger siya ng estudyante? See, or malay natin, merong pinagdadaanan yung teacher. So sa ethical leadership, sabi natin, isalpakan mo ng good values, your morals, you always need to become a neutral person dito sa ethical leadership. Kasi kailangan mong tingnan na kahit masama na yung nangyari, paano natin siya gagawing mabuti? No, katulad niyan, what if true nga yung allegation na yung taong yun ay affiliated sa DepEd? So malaking sampal yan sa DepEd, no? Since lalo si Ma'am or si VP Duterte po yung secretary ng education. O magkakaroon na naman ng problema, something like that. So bilang isang ethical leader daw, one of the ways to become an ethical leader is to, of course, incorporate yung tinatawag nyo na mga ethics. So for example, ano yung mga yon? Would you give me one ethical leadership characteristics that you still remember? Or justice, okay? Kailangan natin maging fair. Kailangan natin maging just. So going back with the example a while ago, huwag lang natin tingnan ang isang angulo. Okay, tingnan natin yung both sides. Bakit ganun yung nangyari? Bakit? Nag-burst out yung ganun yung teacher. So that is being just. Sabi nga natin, when you say justice, okay, pag sinabi mong justice, ano yung definition ba ng justice? Ito yung nakakabuti para sa nakakarami. It's being fair and equal to persons. Okay? So going back with your equality, sa ethical leadership, you need also to observe yung difference ng equality sa equity. Okay, sino kaya ang pwedeng mag-differentiate ng equality sa tinatawag ninyo na equity? Patricia Claveria, would you define to us what's the difference between equality and equity? Still there, Miss Patricia? Lola? Nakatulog na ata siya. How about
Pineda na lang. What could you, or what do you think is the difference between equality and equity? Hello guys, am I still audible? What's up? Hello. Could you hear me po? Or nawawala po yung signal? I think nagkakaroon na. Yes, Leona. Ah, sir, the difference po ng equity at equality. Yung sa equality po, sir, yung pagbibigay ng resources ng pantay-pantay. Yung equity po, sir, pag-distribute ng resources nyo dun sa base sa pangangailangan ng bawat isa po. For example, sa student, tatlo silang student. Then, lahat sila kailangan nila, binigyan mo silang lahat ng tigigisang ballpen. Then, yun po ay equality. Then, pag sa pinag-usapan naman po is equity, binigyan yung isa may meron siyang dala na ballpen, then yun, kaya hindi mo siya binigyan. Then yung dalawa wala silang dalawang ballpen, kaya sila yung binigyan mo ng ballpen. That's equity, sir. Okay, so parang yung that, thank you for that answer, no? Pag titingnan niyo sa madaling paraan, pag sinabi mong equality, pagka mayroong tatlong bata na gustong manood ng basketball, okay, pero may bakod yung pupuntahan nilang lugar, pag sinabi mong equality, the mere fact na dinala mo yung tatlong bata na to doon sa basketballan, okay, is already equal kasi binigyan mo sila ng pagkakataon makapanood. Unfortunately nga lang, yung tatlo hindi magkakaparehas ng height. Merong matangkad, merong medyo matangkad, meron naman yung isa na talagang walang pag-asa na makakapanood kasi mas matangkad pa sa kanya yung bakod. Pero the moment na binigyan mo ng pagpapatungan yung dalawa for them to view yung basketball na laro, that is already equity. Okay, so nakikita nyo po yung difference, no? Malinaw naman po siguro yon. Pantay-pantay yung binibigay mong resources, pero hindi namimit yung objective. But in terms of equity, hindi pantay yung resources mo, hindi pantay yung nabibigay mong resources. Pero the mere fact na achieve yung objective through the use na ginamit ng mga tao mo yung skills nila and even their knowledge, because nakita mo yung kanya-kanyang problema, kung ano yung kulang sa kanila, that is already equity. Okay, so that would be the difference between equity and of course your equality. May katanungan pa po ba? Okay, if there is none, let us proceed with your Q&A under your ethical leadership. And so first, what could be the answer for this, no? This is a form of leadership in which individuals demonstrate conduct for the common good that is acceptable and appropriate in every area of their life. So ano kaya yan? So of course, very obvious, no? That could be your ethical leadership na tinatawag natin. Okay, so it's a form of leadership or are they conducting common good that is acceptable and appropriate in every day of their life. So bilang isang tao, di ba, or pag kayo later on naging leader, you always need to bear in mind na people have different backgrounds, different status in life, or even different belief. So kailangan mong i-take into consideration itong mga klase ng ganitong mga bagay, no? Para sa kung ganun, pag magiging manager ka o leader ka sa isang organization, alam mo kung paano mo i-introject yung ethical leadership na tinatawag natin. Okay po? So kailangan sa lahat ng pagkakataon ay maging mabuti ka bilang isang leader. Paano kapag ka nabigyan ka ng pagkakataon na panay mali na lang or panay mistake na lang ang nagiging output ng mga tao mo, how would you react in such situation? Magagalit ka pag magagalit ka ba agad?
Diba? Pagbubuntunan mo ba ng sama ng loob itong mga taong nagtrabaho to accomplish your objectives as a whole, or you will sit down, pag-usapan nyo what went wrong, you need to evaluate yung mga strategies ninyo. Okay? So that is being an ethical leader, or yung under ng ethical leadership na tinatawag na, ninyo. Okay, so good leadership, ano lang yan? Pagiging isang mabuting leader. Diba? Dapat sabi dyan, it's one of the abilities na kailangan mo maging isang mabuti. At whenever there would be challenges, wag mo ibabato yung challenges doon sa mga personnel mo, but rather, you face together. Diba? Kailangan harapin nyo yan ng magkakasama kayo, of course. How about transformational leadership? So you already know that one. You will be transformed into a productive, good citizens of the Philippines. And you're going, or you are being guided by humanity. Diba? Bilang isang transformative leader daw. Kahit kayo nga, you could be a transformational leader. Why? Because the moment you have already influenced and have an impact towards other people, and their life was already transformed by your simple deeds or by your simple advices, okay, you are already considered transformational leaders. Kaya kayo na magkakabatch or magkakaklase isa-isang section, diba? Kayo yung magkaklas madasidlak na tinatawag ninyo to help one another, of course. Especially na kayo yung next na magtitake ng board examination. So whatever lapses ng isa, ay you need to fill up, di ba? Tulungan nyo yung isa't isa. Tingnan nyo kung ano yung mga pwede nyo maitulong. Kasi yung tawag na doon, yung tinatawag ninyo na accomplishment ay hindi naman mangyayari na maglalan ang top ng, hindi maglalan ang LSPU, SPCC, CCG department sa top 10 kung wala o iisa lang ang nagtatrabaho o iisa lang ang nag-exert ng effort. But of course, you need to work as a team. So that is being a transformational leader, di ba? Of course, yung character leadership, that is being, yung characters mo bilang isang tao are being enhanced. How about this one? This is an ethical leadership characteristics that would define all ethical leaders. Is always fair and just. They have no favorites and treat everyone equally. Is that justice? Yes. Diba? Nakasabi natin kanina, maging patas siya. Okay? You need to be fair. You need to be just. Okay? Walang no favoritism. You need to treat everyone equally. Kahit nakaibigan mo yan, kung nagkasala, di ba? Nagmamalay ang ginawa, ay you need of course to give consequences. Di ba? Kahit nabagi mo yan, di ba? Matalik mong kaibigan. But the moment na meron kang nagawang mali, o meron siyang nagawang mali, ay of course, huwag niyong pagtakpan. But rather, gawa niyo ng paraan para maayos. Okay? What, kung kailangan i-report, i-report to the proper authorities. Ay, hindi yung ang ginagawa, okay? Nagkamali yung isa, ayan, diba, kanya-kanyang rules na ng pagtatakipan. Of course, nagkakaroon ng baga, bulok na ngayon, merong ng bulok sa isang organization, hindi nyo pa tinitreat everyone equally, ay kakalat po yan talaga. Para siyang kamatis. So para matanggal yung ganyang klase ng kalakaran, ay dapat, of course, maging fair ka kahit na kasama mo yan sa organization, of course. How about honesty? Yan, of course, kailangan maging, di ba? Wala kang puwang sa puso mo para magsinungaling, di ba? Kailangan, dapat you need to magkaroon ka ng integrity. Kailangan magkaroon ka ng honesty. Diba? Maging pagkatotoo, maging totoo ka lang. Sabi nga nila, yeah, that's correct. Being transparent. Thank you for the term, no? Mrs. Flago, kailangan ipakita mo kung sino ka talaga. Yan. Show your true colors, masabi nila. And so, maging magpakatotoo ka lang. Sabi nga nila, the truth will set you free. Ha? At the end of the day, lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan. Kaya,
As early as now, whatever decisions you have, ayan, maging honest ka lang doon sa mga ginagawa. Sabi nga nila, it's better to live in a bitter environment o mas magandang mamuhay ka ng mapait na pamumuhay kaysa sa matamis na kasinungalingan, sabi nga nila. Okay? How about humane or pagiging nagkaroon ka ng humanity? Well, it's being humane, makataong pagtrato, di ba? You need to become humanistic as much as possible. Kapag alam mong nahihirapan yung isang tao, tulungan mo siya. Okay, whatever, whatever help you could give, as long as ang importante, wala kang hinihintay na kapalit. And being humane, katulad sa environment, paano mo, how would you contribute into the protection of the environment? Ay, maging makatao ka. Huwag kayong magsusunog ng basura, something like that. And of course, respect others. This is a golden rule. Kung gusto mong respetuhin ka ng isang tao, kailangan mong pakitaan din ng respeto. Okay? So respect begets respect. And of course, do not do unto others what you do not what you do not others. Sa'yo, huwag mong gagawin sa isang tao ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Okay, so, yung tinatawag nyo na karma, di ba? That's the term. How about this one? Still hear me? Can you audible pa rin po kaya ako? That would be your value-driven decision making. So all decisions are first checked to ensure that they are in accordance with the overall organizational values on what type of ethical leadership characteristics define. So what do you mean value-driven decision making? So you need to make sure na whatever decisions you are doing or you are implementing, of course, may kaakibat siya na pagiging mabuti pa rin. It is being bounded or guided by morals and values and even good principles. Okay, you need to make sure na pag nag-implement ka ng decision mo, ay walang mga taong masasagasa. Walang mga taong natatapakan ang karapatan. Okay, so sabi nga nila, mga nakakabuti sa mga nakakarami. You need to, of course, to consider that also. How about encourage initiative? What do you mean, encourage initiative? The term initiative, ano ba ang ibig sabihin ng initiative? Tingnan natin kung alam niyo yung term na initiative. So, who wants to share about his view about initiative? Yan, sabi nila. Sir, pagkukusa po, willingness, that's correct, di ba? It's your initiative. Kahit hindi pa sinasabi, dapat gumagalaw na kayo or meron na kayong mga actions na dapat pinapakita. No? Yeah, it's your willingness to take action. Hindi mo na kailangan, pag nakita mo nang may mali, eh ano pa bang gagawin natin? Of course, we need to do actions in order to correct these mistakes. For example, yes, doing things kahit walang nag-uutos, that's correct, no? Hindi yung meron ka pang kailangan pang, di ba? Kailangan ka pang tawagin, kailangan ka pang pagsabihan para lang gawin ng isang bagay. But the moment na nakita mo na kailangan ng action, ay dapat gawin. Kumbaga, ito yung sinatawag nyo na sentido common. Di ba? Sometimes, nasabi nila yan na common sense. Okay, that's your encourage initiative. Kasi later on, pwede lang mahihirapan pag po wala kayong ganito, no? So, lalo na pag mag-board exam na kayo, you always need to encourage initiative. You need to have innovative ideas. Okay? Yan yung sinasabi dyan. How about humane? Alam nyo na. And of course, respect others. Four. Under an ethical leader,
The employees will thrive and flourish. Employees are rewarded for coming up with innovative ideas. So, kakasabi lang natin kanina yan. Anong tao? Yes, that would be your alpha already. Okay? Kasi ngayon nga, dapat kayo bilang mga estudyante or mga graduating na students ng criminology program would already enriching yung tinatawag nyo na innovative ideas niyo kasi sa field nyo yun. Ang labanan po ay research, no? Kailangan magkaroon ka ng capabilities or skills in, of course, researching matters that could be helpful to the nation as well as to yourself. Mga simpleng bagay na pwedeng makatulong sa inyo later on. Okay, that could be your innovative ideas. Kailangan ngayon, ang labanan na natin ay research. The more na research na meron ka, mas maganda kasi mas na-explore mo yung possibilities ng mundo. Possibilities na pwede mong magawa later on. Yung mga innovations mo. Meron sa inyo, diba? Makapag-develop ng yung tawag na doon, scanner. Diba na pag na-scan ng tao, lahat lalabas ang sakit. That would be an innovative ideas, diba? Bilang isang tao. And of course, focus on team building. First, there is your camaraderie, your unity as a person, and of course, your teamwork. Okay, sabi nga nila, no man is an island po. So bilang isang ethical leader, you need to encourage your members to work as a team. Kailangan synchronous yung kanilang galaw, synchronize, no? So pagka ang isang departamento or ang isang unit ng organization ay hindi siya synchronous o magkakaiba ng objective, nagiging chaotic yung environment. Nagkakaroon ng wala, kumbaga, it's like a sailing or it's like a ship sailing without direction. So, sa focus on team building, you need to build up your camaraderie. Okay po? So, yun po yung tinatawag natin na focus on team building. How about this one? So, an ethical leader shows courtesy to all members of the team by listening to them attentively, valuing their contributions, being compassionate, being generous while opposing viewpoints. Sige, what would be your answer to this one? So, alam nyo na to, encourage initiative, okay, value-driven decision-making, respect others, ano lang naisa dyan? Sagot dyan. Of course, that would be respecting other people. Ito yung showing courtesy kasi to them, no, despite na meron kayong pagkakaiba ng ideas or decisions or even viewpoints, perspective sa buhay, but you still manage to consider or you still manage to consider their viewpoints, no? Hindi yung lagi mong pinaglalaban na lang yung gusto mo, kung ano yung alam mo, which is in real life naman hindi pwedeng ganun kasi nga sabi natin hindi pwedeng viniview mo lang yung sarili mo bilang isang ikaw lang ang mas nakakalam. But rather, you need to put in mind na there are always people who are much better pa kaysa sa inyo. So, changes. You always need to bear in mind na kailangan na lagi yung isipin na meron at merong mas magaling. Para sa ganun, mas matuto pa kayo. You are being challenged, of course, to develop and, of course, enhance pa yung skills ninyo. That is respecting others. Kasi pag hindi ka marunong rumespeto ng kapwa mo tao, how will you expect other people also to respect you? Lalo na kayo, papasok kayo sa professional world. After you graduate, papasok na kayo sa Real Makoy. So pag wala ka ng respeto o hindi ka marunong rumespeto ng kapwa mo tao, later on, ikaw din lang po ang mahihirapan. Okay? Parang sa alternative dispute resolution, no? Kasi yung mga leaders doon, yung mga arbitrators ninyo, yung mga third party neutral nyo doon, ayan, yan ang kanilang pinakaunang baon. Yan talagang hindi nawawala sa kanila, yung respeto. Kahit alam nila na yung mga kausap nila minsan ay hindi nakakaintindi, but still, they're showing the respect. Kahit na mayroong dispute, mayroong conflict, you need to show respect. Because of respect, anything could be
So, kahit na magkakaiba kayo ng perspective sa buhay. How about this one? Am I still audible po? Yes po, sir. Yes po, sir. Hindi ba, ano yung tawag na, hindi ba static? Hindi naman static yung other side ng virtual room? Or nagiging static na ako? Am I clear po? Okay, so, hindi kasi wala kasing lumalabas na ano eh. Walang lumalabas na or siguro baka na ano lang sa signal. Okay, thank you for the response po. Thank you, thank you. So, an ethical leader always expects employees to do the right thing, not just when it is convenient for them, but it is being described in the situation provided. So, ano pong sagot dyan? No tolerance for ethical violations. So, sabi natin kanina, kung nagkamali ang kasamahan, ano ang gagawin? Kailangan bigyan sila ng punishment. Okay? Na constructive criticism ba ang ibigay, no? Yung punishment na magiging productive naman po sa kanila. Hindi yung pinapunish mo lang kasi gusto mong ipunish yung tao. But, of course, you are giving punishments to for them to learn their lessons. Okay, o bakit mo ginawa yan? Bawal yan na. Bakit ka kumukuha ng, ng gamit sa opisina? That is already pilferage. Okay, sa susunod ha, bawal mo nang gawin yan kasi mamaya questionin tayo bakit lagi tayong nawawalan ng supply. Kaka-request mo pa lang last month, ngayon magre-request ka na naman. So, kailangan mga ganong klase ng mga injustices or ethical violations, kailangan yan binibigyan ng immediate action. Okay. Values awareness. What do you mean values awareness? What do you mean values awareness? So when you see values awareness class is when ethical leaders are going to discuss with you their expectations from you as their personnel. And of course, they need to consider kung ano man yung mga ugali o personalities na meron po kayo. So bakit yung kanilang isang member is not productive? For example, bakit lagi na lang siyang ma-absent? Eh, wala naman siyang problema. Wala naman siyang problema sa work. Bakit siya laging umaabsent? Because siguro there's something wrong. So you need to consider yung aspect na yun. You need to talk to that person. Kailangan ibalik mo yung kanyang morals. Kailangan ibalik siya or i-guide ulit siya sa tamang direction. Baka pala nawawala na yan. So as an ethical leader, kailangan maging aware ka sa mga values ng tao mo. Baka mamaya nawawalan na pala siya ng moral, bumababa na yung moral niya or nati-demotivate na siya. Okay, that's good. Sabi ni Mrs. Plago, being conscious or even mindful dun sa principle ng isang tao. That's correct. So yung principle niya, kung ganito yung values niya, yung kinalakihan niyang kultura, you need to make sure na kailangan nire-respeto nyo sa team yung ugali na yun. Paano tayo mag-a-adjust para sa ganun ay hindi siya naiwan. Baka naman pala mamaya, nauupi na siya na hindi natin alam. So something like that. That's values awareness. Kasi being an ethical leader class, if you do not consider the different values of your persons, it could be a great danger for your organization. Mamaya, magsialisan ng mga tao mo dyan sa business or sa company mo, sino ngayon ang magpapatakbo? Sino up? Kagana pa kaya yan? Hindi na po. So bilang isang leader, bilang isang ethical leader, kailangan maging aware ka. Because awareness is everything. Importante din yan sa pagiging isang leader. So, pag wala kang awareness sa paligid mo, okay, pagka ganon, bubumbahin na yung organization yun. Hindi ka pa aware. Delikado na po yan. So, ganon din po sa tao. So, awareness is a key.
and of course, discovering or even knowing your different personas. Kayo din, mga interns, pag later on, sa school man kayo or papasok kayo sa mga uniform service of your preferred choice, you need to be aware of everything, no? Maging aware ka sa nangyayari sa inyo. Ayan. Maging aware ka sa kung ano yung status ng bayan natin. Maging aware ka sa tinatawag ninyo na development ng isang bayan. Something like that. Okay? So that is your values awareness. O katulad, maybe some of you are members of Sanggunyang Kabataan. So bilang isang leader ng mga kabataan, you could also become an ethical leader by valuing the values, no, of each and every juveniles in your areas. So you need to make it sure, or you need to become aware, or you need to be aware of the problems of your own sitios or even localities para sa ganun. Makita nyo naman yung mga problems ng juveniles, no, or even the youth. Kasi sabi nila, biro-biro nila, bakit panay basketball lang ang pinapagawa ng Sanggunyang Kabataan German? Hindi sila nagiging aware na meron pang mas malalim na dapat i-implement na program para sa ganun, ma-develop yung morals, yung values ng mga kabataan. Hindi lang sa physical health, but of course, ngayon, hindi lang labanan ng physical na pangangatawan, but of course, kailangan nyo din ilagay sa isipan ninyo na paglakas lang ang umiiral, wala po. Kailangan din ng talino dyan. Kaya nga, di ba, pinagdidebatehan nyo ngayon yung tinatawag na diskarte ba o diploma. Ano ba mas importante daw doon? Diskarte ba o diploma? Sige, tingnan natin kung ano yung mga perspective nyo in relation to ethical leadership or yung valuing awareness. Si Zyberg, ano kayo masasabi mo, Zyberg? No, in terms of diploma or diskarte. Sir, pinig po. Pinig po ako. Hello po, sir. Pinig po ba ako? Yes, you po ay. Sige, what is your perspective in terms of diskarte or diploma? O pili ka doon sa dalawa. Sa akin po, sir, pares po kasi kailangan yun eh. Kasi hindi ka naman po, sir, magkaka-diploma kung wala kang diskarte, sir. Sabi niya, hindi ka daw magkaka-diploma pag wala kang diskarte. Tama nga naman, di ba? If you are not being, hindi ka resourceful sa pag-aaral, of course, hindi ka makakapag-graduate, di ba? Pag lahat na lang, inaasa mo sa isang bagay. Totoo nga naman. So, dapat, you need also to take in mind na yung dalawang aspeto na yun ay very important. Hindi lang diskarte lang. Hindi mo pwedeng pagpilian kasi yung diskarte ba o diploma. But of course, kung pwede mo naman kunin yung dalawa, why not? So, both of them are very important. So that's being an ethical leader. So leadership by example, of course, you wanted your members to become productive. So you need to show being productive. Kung kailangan makita, kung gusto mong makita or kung gusto mong maging successful yung grupo ninyo, anong gagawin?
Seems like Sir Randall was disconnected. And it happened that I received a chat from Nadine. So let's have now a 10-minute break while waiting for Sir Randall.